Hi guys, welcome to my channel. This is The Seheras. At yung topic natin ngayon is yung tungkol kay YouTube. Yung mga bagong patakaran ni YouTube na sobrang napakahirap gawin guys. Dahil involved dito yung mga bata. So pag tulad nyan, pag syempre kadalasan sa atin yung mga content is family. Syempre family may mga bata. Tapos bawal na pala yun guys. So kung ganun ang content mo, imamark mo talaga siya ng for kids. Kasi kahit family content yun, dahil may batang involved, pag may batang nasali sa video, automatic kailangan mo siyang imark for kids. Kasi kung hindi mo siya imamark for kids, at pag na-check yun ng Children's Online Protection Privacy Protection Act, na pasok siya doon guys, so automatic is nilabag mo yung patakaran, na bagong patakaran ni YouTube, na pwede kang mag penalize ng up to 42,000 US dollars guys. Or the worst is pwedeng i-take down ang iyong YouTube channel. So sobrang hirap ngayon para sa atin guys gumawa ng content, na yung iba sa atin is yung ginagawang album, family album ang YouTube. Kumbaga yung memories, doon nila talaga tinatago. Sobrang hirap, sobrang nakakadismaya, sobrang nakakatamad guys. Yung tipong hirap ka nang mag-isip na i-content mo. Tapos, may additional na naman na pagbabago si YouTube. Sobrang, hindi ko alam. Personally, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba. Alam mo yung tipong excited ka, kasi ako tulad ko OFW, tapos pauwi na ako. Tapos, balak ko talaga is, yung as in yung family vlog. Pwede namang family vlog, pero hindi pwedeng isama yung mga bata. So, it's parang kayong dalawa lang na asawa mo lagi. Parang ganun yung mangyayari, guys. So, or ikaw lang mag-isa. Paano kung single mother ka, diba? Tapos yun lang talaga yung pwede mong gawin. Yung hindi naman pwedeng gawin content. Kumbaga, ayun sana yung gusto mo eh. Yun sana yung gusto mong ilagay sa YouTube channel mo. Kaso, ang hirap guys. Tapos tulad din sa mga gumagawa ng arts and crafts na mga natin, sobrang hirap din sila ngayon. Ang dami kong pinanood na YouTube videos ng mga sikat na arts and crafts, ngayon nagpapanik dahil lahat ng mga bagay na appealing o nakakatakaw attention sa mga bata is pwedeng mailagay under for kids. So, ano nga ba ang mga guys, ang mga consequence pag na, or mga resulta pag nilagay mo sa for kids yung video mo. First, hindi nila i-allow ng comments. Hindi nila mano-notify yung mga nakasubscribe sa'yo, nag-upload ka ng videos once na for kids ang videos mo. At kailangan mo talaga siyang ilagay for kids guys. Kahit anong videos mo na may involved ng bata, may actor na bata, basta may bata na sa video mo, it's under for kids na guys. So kung gumawa ka ng kahit drawing yan, maganda ang kulay, kahit yung gusto mo, yung sabi ng iba, kahit gusto mo yung para naman talaga sa matanda yung ginawa mo, pero medyo nakakatakaw attention siya, masyadong makulay siya. Yung video mo is masyadong makulay. Kulay niya, naglalaro ka ng laruang pang toys for big men's or toys for parang laruan pang matanda. Pero pwedeng makatakaw attention sa mga bata. Sobrang hirap i-rate kung for kids siya or hindi. Kasi once na nagkamali ka ng rate mo, it's your fault na guys. Pag nakita nila yon, pag na-review nila yon, at
na ilagay yun under dun sa 4 kids at hindi mo nilagay ng 4 kids, guys, nape-penalize ka. The worst is, kung hindi ka man nila masisingil, lalo na sa atin, pag hindi pa tayo mga monetize, mawawala sa yung YouTube channel mo. Siyempre, iingatan ni YouTube yung nasimulan niya na eh. So, ang kawawa dito is tayong maliliit na bago pa lang. Or kahit yung ibang malalaki na, na channel, sobrang nagpapanik sila. Sobrang nakakadismaya yung bagong, ano guys, yung bagong, ano ngayon, yung bagong patakaran ni YouTube. Sobrang nakakadismaya. Kasi, parang, ang dami kasing bagay na pwedeng sabihin takaw attention sa mga bata. Eh, hindi naman natin responsibilidad yun na bilang YouTuber na lahat ng videos na gawin natin is hindi maging appealing sa mga bata. Eh, di ba nga, ginagawa natin lahat ng paraan para maging maganda yung pag-i-edit natin ng ating mga videos. Siyempre, lalagyan mo yun ng magandang sounds. Excuse me. Lagyan mo ng magandang sounds, lagyan mo ng magandang kulay, syempre, edit mo yan para maging mukhang maganda talaga sa panginin, para appealing siya sa mga manonood. Eh, hindi mo naman attention ng mga bata pala ang nanonood noon. Kasi, tayo din na magulang, is may kasalanan din tayo. Kasi, pinapabayaan natin yung mga account natin, tulad na gamitin ng mga anak natin. So, minsan, natatrack pala nila yon. If ever, pag mga bata ang gumagamit ng videos na yon. So, kagabi nga lang, guys, tumawag ako sa Pilipinas. Sabi ko sa anak ko, nak, hindi ka na pwedeng manood ng YouTube. Kasi buburahin lahat ni YouTube ng lahat ng videos para sa mga bata. Kasi hindi nila pagkakakitaan yon. Yun ang sabi ko sa anak ko. Sabi ng anak ko, bakit ma? Eh, yung gamit ng anak ko is nakakonect sa kanila tong account ko na to, guys. So, sa isang cellphone na gamit nila is yung Google account ko. So, hindi ko rin alam kung anong magiging epekto nun sa channel ko kasi yun din ang gamit ko. So, nangihinayang naman ako na mag-umpisa ako ng bago ulit. Kasi pinaghirapan ko yung mga subscribers ko, guys. Kahit sabihin natin hindi pa umaabot ng 1,000 ang subscribers ko, guys. Pinagpuyatan ko yun ng 1 buwan bago ako nagpahinga, bago ako tumigil. At sobrang hindi ko alam kung papalitan ko yung channel ko or ano, kung anong gagawin ko din, guys. Kasi baka sa matrack din nila na, ay, kasi syempre, 'di ba, may history doon. Kaya regular akong nagbubura ng history, ng watch history at search history, guys. Kasi ayoko, kasi minsan nakikita ko dito kung anong pinapanood ng anak ko eh. Minsan nakikita ko dito yung sa watch history kung anong pinapanood ng anak ko. Ang pinapanood lang naman din ng anak ko is yung mga syempre mga colors. Ang problema ko is pag na-track nila yon na ay may batang nanonood na ganito, ay pinapagamit pala tong account na to sa bata. Diba ang hirap? Tapos isa pa, guys, as in, ang hirap mag-isip ng content na hindi magiging takaw sa mata ng mga bata. Tapos, ang hirap din mag-vlog kung may bata sa bahay nyo, diba? Parang sobrang ano ba, parang hindi ko alam pa sa ngayon na kung paano ko siya gagawin if ever mag-upload ako sa susunod na video. Automatic kasi, guys, kasi kung may boses ng bata doon, kahit boses ng bata lang or something na may laruan or kung ano yung may mga background kang laruan, bawal na siya siguro, guys, kasi nakalagay doon is like yung toys. Kawawa yung mga nagto-toy reviews, mga ano,
yung mga nagbabanding ng magulang nagtutoy reviews or de kaya naglalaro yung parang videos na naglalaro lang sila ng mga anak nila. Kawawa. Sobrang kawawa. Maraming mawawalan ng channel. Maraming mawawalan ng kita, lalo na yung mga monetize na mga tao, monetize na mga channel na may kinalaman sa mga bata, yung kanilang channel. Sobrang andami, sobrang andaming YouTuber ngayon na napapanood ko talaga, international, lalo na sa Amerika, na sobrang nadidismaya, sobrang nawawala na ng pag-asa. Yung iba, sabi nila, baka last video na nila to. Kasi, ayun talaga kasi yung pinagsimulan ng videos nila, like Legos. Eh, hindi naman lahat ng Legos pang bata, diba? Sobra silang guys. Sobra silang nahihirapan ngayon. Hindi nila alam. So, by January daw talaga yung official start. Pero parang ngayon pa lang is nagte-take down na sila ng mga videos na may kinalaman sa mga bata. Kasi nakabantay yung US Federation na nagre-reklamo sa YouTube. Kasi marami daw, sabi, marami daw mga bata na naapektuhan masyado, natutraumatize. Parang ganun, guys. Pero wala naman tayong intention kasi talaga sa iba sa atin. Hindi naman natin wala naman tayong masamang intention sa pag-YouTube natin eh. Tsaka hindi naman natin talaga yung tulad sa atin sa iba na mga ano lang. Parang ginagawa lang kasi nating album to ng buhay natin, 'di ba? Kasama syempre yung mga anak natin sa may mga baby. Tapos syempre pinagkakitaan na rin natin minsan, pero it's hindi ko alam kung it's sobrang gulo, guys. Ewan ko kayo kung na-aware ba kayo dito, natatakot kayo or ano sa iba na may mga content, may family content, may content na mga bata din, may mga content ng arts and crafts, yung mga may content ng no. Guys, lahat ng bata under 13 years old. So, okay lang siguro na may bata sa'yo. Pero, di ba may mga bata na baby face? Eh, hindi naman agad-agad nilang matatrack yun. Tapos, may mga bata na 14 years old na, ang liit pa. So, hindi natin talaga alam, guys, saan ang patutunguhan nito. Kaya, sa lahat ng mga kapwa ko YouTubers na may mga content na mga bata or may content na para sa mga bata, ingat-ingat na lang po tayo. Iwasan na po natin mag-upload ng ganun. Ang ingay ng aso. So, ayun lang, guys. Payo ko lang din sa inyo para sa ating lahat na gusto pang mag-continue na mag-YouTube. Ako, guys, nga pala, lahat ng videos ng anak ko sa aking channel dahil hindi pa ako monetize, binura ko na lahat para panigurado. Ayoko maging issue pa yun sa susunod para hindi ako ma-monetize, guys, if ever man na mapunta ako doon. Kaya ngayon pa lang, guys, binura ko na siya lahat. Ayun lang yung payo ko sa inyo. Tapos lahat ng videos nyo, i-edit nyo na siya, guys. Ilagay nyo na siya sa For Kids or Not For Kids. Kasi hindi responsibilidad ni YouTube na siya ang maglagay nun. So, once na nilagay ni YouTube doon na not for kids, pero may nakitang ano doon, lusot yung National Federation nung ano, na may content na may bata pala yun, pwede pala yun sa bata. Parang mati-take down yung videos na yun, the worst is mapipenalize ka, at yung pinaka-worst is pwedeng mabura. Siyempre, pag na-aware na si YouTube dun, ang gagawin niya dun is either burahin ang videos mo or burahin ang buong YouTube channel mo. So, ayun guys, sa mga kapwa ko YouTuber, ingat-ingat po tayo at God bless po sa ating lahat. Laban lang, guys. Bye-bye.